So what's up guys, andito tayo sa Barangay Langob, sa Davao pa rin, sa Hilltop. Dito tayo sa Life Cycle para bisitahin natin ang isang pad ni Ryuji. At tingnan natin kung ano yung bagong gawa niyang pad, magkano yung gastos, ano yung specifications, ano yung koi. So enjoy the video. Minasan konnichiwa. I am Ryuji Kuroda and I am Misato Aramaki. And welcome to our humble pond. So this pond is about 12,000 liters. If kasama yung filter is nasa 14,000 liters. And single bottom drain lang siya, 4-inch pipe. Tapos so, skimmer is 2-inch pipe lang. And the pump I use is Periha 25,000 liters per hour. So yung turnover rate niya is almost 2 times in 1 hour. So ang sukat sa pond is 2 meters by 4 meters by 5 feet yung lalim. Tapos naka-slant yung sahig niya para yung poop is mag-roll down lang sa bottom drain. Okay, we're at the back sa pond, sa filtration area tayo. This one is the drain and also this one kapag maglinis ng mechanical filtration. Ito yung tinatanggal namin. And yung UV light namin, we use 60 watts na UV light para mas tindi yung ano niya, yung pagtanggal ng mga green algae. Tapos dito mag-settle yung mga poop sa koi. To make sure na walang makapasok sa K1 chamber, we use net and then another layer of brushes. So, kani siya? Amoning in, no? Oh, pasulod na siya sa kuan. Sa K1 chamber, opo. So, yan lang. Simple setup lang. Basta alam mo lang yung ano, yung maintenance niya, mag-work naman yung pond. Andito tayo sa K1 chamber ko. So, lahat ng nandito is K1 to lahat. Di ako naggamit ng Japanese mats kasi gusto ko i-try yung K1 lang lahat. And then, nandito yung pump ko, papunta sa shower. So, from the filter at the back, papunta yung pump dito sa shower. Ito yung last stage filtration ko. At the same time, madigas niya yung amoy, yung excess nitrites or ammonia to convert into nitrate. So, yung ginamit ko na media dito is mountain tree na lotus root spiral. So, sa taas is Japanese mats. So, back to the pond, mga sulod na ko diri is 6 fishes lang para ma-maintain ko yung beauty niya and tipid sa pagkain. So, meron akong 3 kohaku, isang showa, isang ginrin shirotsuri, and isang yamabuki ogon. So, ayan. Okay. Si Momotaro Kohaku is nasa 64 cm. Tapos yung isang Kohaku from Nishiki Maruhide, I think nasa 70 cm na siya. Yung isang Sakai Kohaku is nasa 68 cm. Itong Yamabuki is nasa 58 cm and si Ginrin Shirotsuri is nasa 57 cm. And si Showa is nasa 65. I think nasa 65 cm. Yung ginagamit ko na food is Saki Hikari. Baka sosyal. Mahal. Okay, maintenance. Si maintenance, I clean the filter, the mechanical filter, once every week. Or it depends if mag-heavy feed ako, twice every week.
And then mag-install ako ng ano, dripping para less maintenance na yung ano, yung para sa water quality ko. Yung width ng pond is 2 meters. Yung length is 4 meters. Yung depth is 5 feet. So, nasa 1.4 meters yata yun. Tapos, a total of 12,000 liters. Tapos, single bottom drain lang tayo. 4-inch pipe. Isang skimmer na 2-inch. And yung wall ng pond ko is gumamit ako ng 6-inch na machine-made hollow blocks. So, medyo, ano siya, medyo, oh, so medyo magastos siya. And yung flooring is nasa 6-inch yata yung, ano niya, yung kapal. Tapos, is it because nasa edge tayo? Oo, and also nasa fault line tayo ng ano, yung sa earthquake. Nasa edge and fault line tong area niya. Oo, fault line, si Barangay Langub. Kaya, we make sure na matindi talaga yung ano, yung frame ng pond. Pero pwede namang mag-build ng pond na gamit lang is 4-inch na hollow blocks para makatipid. So yung cost ng pond na to is mag-range siya from 80,000 to 100,000. Without labor yun siya. Kasi yung pag-build ng pond ko is sumama akong ano, ako yung nag-helper sa pond para makatipid. Oh, kasama yung filter. Pero if gusto niyo makatipid, tanggalin niyo lang yung shower, gumamit lang kayo ng ano, yung crates. Pwede na 'yun. Almost the same effect lang yun siya. Basta ready-made na. Oh, crates. Yung dimensions lang is tama. Hindi siya maliit, hindi siya sobrang laki. Oh, mahilig talaga siya sa koi before since elementary because he visited Japan, Kyoto dakke. Kyoto. And then, nakakita niya yung malaking koi. Then, he's in love. So, starting that, mahilig na talaga siya sa koi. And, recently, he know na medyo expensive kasi yung ano koi. So, kung yung time na naka-saving siya, so he started, ano, mag-alaga ng koi, then it's really benefit sa amin because ano, it makes ano peaceful mind and ano, eh maka-happy din yung sa ano vibe. So guys, I hope you enjoyed my pond. If you have a question, you can comment down below or message me on Facebook. Yung pangalan ko sa Facebook is Ryu Kuroda. And thank you for watching Fins and Tales. Please like, share, and subscribe. Domo arigatou gozaimashita.